Yan. Siyempre, alam ko katatapos nila mag-ayos ng mga gamit, sigurado ako gutom na kayo. So, siguro, magmerienda muna kayo dito sa inyong bagong bahay. Unang reaction ko nun parang, anong scene kaya to? Ano kayang gagawin? Kumbaga, clueless ako kasi may mga pagkain. Kita nyo naman na super effort ako, no? Pero alam nyo, kahit ako nagluto nito, hindi ko maalam kung ano yung taste nyo. Di ba? Kaya naman kayo na mismo ang bumuo ng sandwich ng isa't isa. At syempre, masaya ang kainan kung may kasamang pagmamahal. Baby! Oy ha, yan, simple lang yung aking inihanda, pero maraming ibig sabihin yan sa inyong pagsasama, oo. May eggs, may ham, may lettuce, then may tomato, at saka may two types of bread, yung wheat bread at saka yung normal bread. And may jar doon. Eto, alam nyo kaya ang taste ng partner ninyo pagdating sa sandwich. Pero para mas enjoy ang inyong kainan, ang inyong subuan, may gagawin kayo. Dito sa garapon na ito, mababasa nyo yung mga instructions kung paano nyo ito gagawin. Ayan, andito na Hero, Jericho, magsiupo na kayo. Gumawa na kayo ng sandwich para sa isa't isa. Habang nagsusubuan, kumakain na kayo. Ayan, ha? Gusto mo ba makisali sa subuan? Ewan ko sa'yo. O, siya, may iwan ko na kayo, yes. Ha? Bahala na kayo dyan, ha? Thank you. Babu! Hindi, alam ko naman una. Kasi alam ko naman yung favorite mo eh. Oo. Kasi... Sige nga. Sa pagka... Alam dito yung pagka, ayaw mo ng... Ano? Ng... Neto? Hindi. Ay, ganun. At dito na tinapay. At dito na lang kukunin ko. Dapat mix na lang. Kasi ito, syempre kulang isang itlog sa'yo. Dapat dalawang itlog. Hindi sure nga tayo dyan eh. Yung... Naging confident ako kasi pag nasa shooting kami, nakikita ko kasi na ganun yung ginagawa niya. Hindi alam talaga ni Jericho kung ano yung taste ko pagdating sa palaman ng sandwich. And nilagay niya yung dalawang itlog sa sandwich. Hindi naman kasi talaga ako mahilig sa itlog. Pero sinalpak niya doon, tapos sabi niya, magugustuhan mo yan, magugustuhan mo yan. So ayun, parang, oh, sige, basta gusto mo, ganyan. Ano ba yun? Hindi, ito na lang. Ito na lang. Hawakan mo nga. Yan. Dalawang itlog, tapos madaming puti. Hindi ka talaga nag-itlog? Occasionally nga. Lagyan mo na ham. Hindi naman ako kasi mahilig kumain ng sandwich in general, pero hinayaan ko lang talaga siya na mag-decide for me. Ano gusto mo? Ito. Huh? Wait lang, alam ko na. Ito. Ayan. Oo. Ayaw ko ng tomatoes. You want ham? Of course. Dalawa na. Ano yun? Kami mo na? Sanihin ko naman eh. Ayan. Isa pa? Hindi na, isa lang. Ayan. Palamanan ko pa to para... Hindi. Sige na. Introvert ako eh. Pag-usapan na. Irrelevant. Oh, go. Ayan na. Ano ito? Basahin mo. Para sa mas masayang subuan, bonding, susubuan nyo ng sandwich kung sino ang tinutukoy ng bawat statement na mabubunot nyo sa box na ito. Sino ang mas naunang gumawa ng move? Nangangalabit. Feeling ko ikaw. Hindi, ikaw. Kaya mas... Ikaw yung nagunang gumagawa. Hindi, susubo ko na nga ito sa'yo. Hindi, ikaw. Sabay na lang tayo. Parata. Hindi, bro. Parata. Ano to, bro time? Wag ko. Sino mas nakakaalala naman sa anniversary? Ikaw. Ikaw. So, ikaw susubo. So, makakalimutin ka. Ha? Makakalimutin ka. Hindi, kasi araw-araw naman ginagawa ko man sa anniversary. Sus. Nagulat ako dun kasi if in any case lang naman na magkaroon kami ng long-term relationship ni Jericho, mahirapan siya na maalala yung special day namin together. Eh ako, very sentimental akong tao. Medyo na-off ako sa kanya sa part na yun, pero inaccept ko naman na hindi lahat ng tao pare-pareho ng tinitreat na sentimental things. Excuses. Subo mo to. Kalimutan mo lang eh. Dapat kasi subo na ganyan, may twist. Parang sa akin kasi, sobrang normal na yun eh. Parang yun naman yung ginagawa ng hat. So sa akin, mas gusto mo ng patibayan yung dapat gawin kesa mag-celebrate na mag-celebrate lang. Emotional akong tao eh. Mm-hmm. Yeah. Okay, next. Sino ang mas clingy? Ikaw na yan. Hindi, ikaw. Sabay na tayo.
Hindi, ikaw lang. Parang nakakalingin mo lang kanina. Ano, hindi. Kasi game na! Kasi parents ko kasi ano eh. Hindi nga. Sabi nga. Ikaw nga, anong essence sa subuan kung dalawa ikaw, tayo nasubo? Parang nakakalingin eh. Ganito yung pag-iingin ko. Ayoko kasi masungit ako. Kailangan sinusuyo ako eh. Ikat lang. Tubo mo yung mag-isa. Ako hindi talaga ako kalingi. Alam ko ikaw talaga yan. Kaya talaga sabi ko, ikaw yan. Kasi, syempre, nakikita ko talaga kung gano'n siya kalingi. Kasi ako, hindi naman talaga ako ganun kalingi. Sino mas may gusto ng alone time? Feel ko ako niya. Gusto mo ng alone time? Ha? Masaya ba mag-alone time? Ikaw? Hindi, ikaw personally. May times lang. Pero feeling ko ikaw kasi lagi mas ano kaya. Ito. Mas gusto mo ba na nagsuspend ng time alone or kasama? Depende kasi sa sitwasyon eh. Siguro minsan pag feeling ko kung ano yung nafe-feel ko. Ito. Hindi, I mean, mas gusto ko maging alone. It depends on the mood. The mood, di ba? It depends kung ano nangyayari pa nalang. Naisip ko, bakit mas gusto mo ng alone time? Personally. Wala, parang ikaw lang din. Sometimes mas gusto ko kasama friends ko, sometimes mas masaya pag syempre kita gawin yung mga bagay na gusto ko na mag-isa, di ba? Walang maingay, walang makulit, ganyan. Hindi, kasi pero pansin ko din talaga, pag nagsushoot tayo, timing ka lang din talaga eh. Honestly. Aha. Wala lang, kasi hirap, kinakapa ko din yung mga tao na sinasalamuha ako. Ayoko kasi na bigla akong bibigay yung buong ako tapos hindi pala compatible yung energy namin. Kunyari, tayo, di ba? Yeah. Nag-match lang tayo nung nag-usap tayo nung first time. So, yun. Hindi kasi ako masyadong makulit agad. Parang binibuild up ko pa yung energy ko. Okay. That will do. Next. Sino ang posibleng maingit sa success ng partner? Feeling ko hindi rin ako yan. Feeling ko hindi rin ako. O, next na. Walang inggitero dito. Honestly, yung pinakamahirap na question for me sagutin sa activity na yun is yung pagiging inggit sa success ng partner mo. Kasi I don't want people to think of me as a very selfish person that inggitera akong tao. Ganyan. Kasi hindi naman talaga. I just want the same success as how people are living their successes. Kahit sino naman gusto maging successful in life. Sino mas nauna magsasorry pagkatapos ng mag-away? Ako yan. Piling ko ako din yan. Ako yan. Kailan? Ano yung time na ano? Alam. Na may kasalanan ka tapos nag-sorry ka? Hindi, kasi ako... Pinakasubo ko muna. Ah, sige. Ayan, subo mo muna ito. Itlog lang dapat eh. Pero di ka na nagtinapay, nangyayakap eh. Itlog lang. Itlog lang naman gusto mo. Hindi, ako nung time na nagsusorry ako, nagsusorry ako pag feeling ko mismo na kahit hindi ako mali, pero nakita ko kasing nagkakaroon lang ng misunderstanding. So let's say, kunyari, tayo. So parang nagkaroon tayo ng certain issue, nagtayo-tayo, nag-away tayo. Hindi ako lumalapit sa'yo dahil nagsusorry ako. Lumalapit ako sa'yo kasi parang magkaroon na ng-accord. Kasi binavalidate ko din yung nararamdaman. Kasi it depends talaga rin kung paano natin iisipin. Diba? Sino ang mas seloso? Ikaw. Ikaw sa subuan. Sa subuan. Yan. Pag sa partner ko kasi okay lang sa akin lahat ng bagay kasi matanda na yun, hindi ko na yan kailangan parang sabihin ko nung dapat nang gawin sa hindi. So nasabi ko na siya yung seloso. Pero bakit? Paano mo mas nasabi na mas seloso ka? Na-trauma na kasi ako dati, nag-cheat yung partner mo. Nag-cheat sa'yo? Nag-cheat sa akin. So yung mga ganun bagay, nag-build up yung trauma ko na simpleng mga taong lumalapit sa reason ko ngayon. Siyempre, mag-selos ka. Kasi, what if mangyari ulit yung mga nangyari dati? Parang doon ako nagkaroon ng understanding na kung bakit nag-make sense na parang seloso siya. Yung mga past niya na nagloko, kaya pala seloso siya. Kasi, kumbaga, preventive na lang yun eh. Yung pagiging seloso ko naman, hindi yung basta-basta ay sinuto. Siyempre, kapag nakaramdam na ako na may something pang taong to, doon ako magsaselos. Ikaw ba hindi ka sila siya? Hindi. Kasi ito gano'n, kunyari ako. Kunyari tayo. Ako papayagang kita ko nung gusto mong gawin. Masanda ka na eh. Hindi na kita kailangan turuan kung bawal to, bawal ka niya. Kasi ito lang yan eh. Kung makipag-usap ka sa iba o makipag-chat ka, wala lang din akong pakitan. Hindi dahil ibig sabihin na wala akong pakialam. Hindi pag may ginawa ka, out ka na, ganun. Kasi
Ako kasi ayoko talaga nagpapapako lang sa emosyon. Kasi dyan napapamak lagi yung tao. Reacting masyado.